What is up mga kapitbahay? Welcome back sa aking channel. Today mga kapitbahay, mayroon tayong isang katanungan. I-grant natin yung kanilang request. Ito, isa to sa mga subscriber natin, saka sa mga viewers natin. Nagtatanong po sila about doon sa PF Chance Fraud natin. Ano? Ang tanong po nila is kung paano nga ba i-implement yung PF Chance Fraud doon sa Windows server ko. And then, ang pinaka-main problem po nila is gagana nga ba daw ang PF Blocker NG doon sa Windows server na nandoon naka-install yung DHCP server and DNS server. Ano? So, kasi ang problema po kasi dito, once na nag-install ka kasi ng PF Chance Fraud, automatic meron siyang DHCP server, di ba? Kaya, ayun. So, tinatanong nila kung paano pagganahin and then paano i-implement. Alright? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Don't forget to hit that subscribe and like and share and comment para masaya. Alright? So, stay tuned mga kapitbahay. Let's go. So, ayun na nga mga kapitbahay. No, bago ang lahat mga kapitbahay, ituturo ko muna kayo dito sa aking Munting Home Lab. Ano? Ito mga kapitbahay, ito yung aking switch. Ayan, ito yung aking PoE switch dun sa mga CCTV ko. Ito po yung aking lumang Windows Server 2008 R2. Ayan, dito po naka-install. Ano? Tapos, ito po yung ating PF Chance Fraud na naka-install dito sa bahay natin. Ano? Kasi, nag-share kasi ako ng internet, kaya natin ng captive portal. Kaya, nandito talaga yan. Ginagawa ko yung firewall mismo, tsaka practicean din. Ano? And then, ito yung monitor niya. Ayan. Tapos, iti-testing natin ang mamaya ang Windows Server. Meron kasi akong Windows Server 2012 na naka-install dito. Naka-VMware siya. Familiar kayo kung paano mag-install ng virtual machine or paano mo gawin yung gaming PC mo as a virtualization server. Panoorin nyo yung next video ko kasi bibidyohan ko yan. Alright? So, ayun mga kapitbahay. No? Ito yung ating PF Chance Fraud. Ano? So, ang unang-unang gawin mo mga kapitbahay para mapagana mo yung PF Chance Fraud na i-implement mo doon sa Windows Server mo, ang gagawin mo is i-disable mo muna yung automatic yung DHCP server mo dito sa iyong PF Chance Fraud. Kasi alam nyo naman mga kapitbahay, di ba automatic kailangan doon sa network mo is nag-iisa lang dapat ang DHCP server mo. Kasi pag mayroon kang ibang DHCP server, may hirapan ka magkakaroon ng conflict yon. Kaya dapat iisa lang ang gumagana ng server. Kaya ang gagawin mo is i-disable mo yung DHCP server mo dito sa iyong PF Chance Fraud. Ayan. Kung inyong mapapansin mga kapitbahay, naka uncheck na po siya kasi nasa production na to dito sa lab ko sa bahay, kaya na-configure ko na to. Kaya ayun, automatic i-uncheck mo lang yan para ang gagana ng DHCP server mo is nandoon lang sa Windows server mo. So, i-uncheck mo lang, save, tapos okay na yon. Tapos, wala ka nang gagalawin dito sa iba na to kasi nakakonfigure na nga yung PF Blocker NG mo, di ba? Kaya, ayun, ang pinakauna lang, i-disable mo lang yung DHCP server dito sa PF Chance Fraud. Kasi, automatic kasi guys, di ba, pag nag-install ka ng PF Chance Fraud, automatic, mayroon siyang DHCP server pero wala siyang DNS server kasi ang DNS server dito automatic i-enable mo pa or i-install mo pa. Ang naka-enable lang dito is DNS forwarder tsaka DNS resolver. So, wala tayong magiging problema yan doon sa DNS server mo na naka-install din sa Windows server mo. Alright? So, ayun. Once na disable mo yung DHCP server mo, pupunta ka na doon sa Windows server mo. Ayan. So, ito yung ating Windows Server 2012. So, punta tayo ng Server Manager. Ayan, napakaganda ng Windows Server 2012. Try nyo po mga kapitbahay. Ayun, so ito yung ating Active Directory, di ba? So, kapag pumunta ka rito sa Tools, ayan, yan yung ating Domain Controller, di ba? So, ito. So, kapitbahay.local. So, ang gagawin natin, ang unang-una is i-check natin yung DHCP server. Ano? So, siguro familiar naman kayo kung paano mag setup ng DHCP server dito sa Windows server, di ba? So, kung hindi kayo familiar or baguhan lang din kayo, pwede kayong mag-comment dito sa YouTube ko kung gagawa tayo ng video on how to install or configure DHCP server dito, alright? So, assuming na naka-configure na yung iyong DHCP server dito sa Windows Server 2012, so, pupunta ka lang dyan, ayan, click mo lang yan, tapos IPv4, tapos ayan, ayan, ito yung ating scoop. Kasi, di ba doon sa PF Chance Fraud natin is DHCP pool automatic. So, dito naman tawag is scoop, di ba? So, once na nagkunyari, may bago kang nag-create ka ng bilan doon sa PF Chance Fraud mo. So, automatic,
i-create ka ng panibagong scoop mo para magkaroon din ng DHCP server yung bilanto mo or bilantin na kinreate mo doon sa PFSense firewall mo. Napakadali lang. Punta ka lang dyan sa DHCP mo, tapos mari ganyan. Ayan. Punta ka lang dito. Mag-create ka, diba? So, punta ka lang dyan. New scoop. Ayan. New scoop. So, once nag-create ka ng new scoop, automatic magkakaroon ka ng panibagong DHCP pool. So, assuming nga na naka-install na, so, i-check mo lang. Ayan. Punta ka lang dyan sa scoop. Ayan. So, kung inyong mapapansin, diba? Ito yung ating router. Yan yung ang IP address mismo ng ating PFSense firewall. So, dito sa DNS, automatic yung IP ng iyong Windows Server 2012 kasi nga yun yung DNS mo rin, diba? Yun yung magiging DNS IP niya. So, ayan. Ito yung ating domain name. Kapitbahay.local. Ayan. So, wala ka na masyadong gagalawin dito sa DHCP server mo kasi automatic kasi mga kapitbahay, diba? Yung PFSense firewall natin is nagbablock siya yung PF blocker NG using DNS, diba? So, importante yung DNS server dito. So, ang gagawin mo is automatic, kapag nag-browse ka, dadaan siya rito, ay dadaan siya muna dito, tapos lalabas siya rito. Ang lalabas na yan, hahanapin niya is, ang magre-resolve is yung DNS. Pupunta tayo sa DNS server natin. So, ayan. So, para gumana yung blocking mo ng PF blocker NG mo, kailangan baguhin mo yung dito sa properties ng iyong DNS server. Yan. Ito kasi yung last route niya. So, automatic ang ilalagay mo dyan is yung IP ng iyong PFSense firewall. Kasi nga, diba, dun sa PFSense firewall mo, may nakakreate ka na rules. Diba? Dito sa LAN. Ayan, ito. May nakakreate ka na rules na lahat ng client na makukukunik dito, na dadaan dito sa gateway na to, automatic, ito lang dapat ang gagamitin niyang DNS, yung default na 53, kasi mayroon tayong virtual DNS na kinreate ng PF blocker NG mo. Ayan, which is ito yon. So, dyan ay iba ba ito papadaanin para lahat ng nakasetup dito sa DNS PL feeds mo, kapag nasikita niya, uy, nandito ka, so bawa ka lumabas siya, automatic, ibablock ka niya. Para gumana yan, ang gagawin mo, pupunta ka lang dito sa Windows server mo, sa DNS server, papalitan mo lang yung forwarders na to. Papalitan mo ng IP ng iyong PFSense firewall para doon sa magre-redirect. Once na nag-create ka ng traffic, magpo-browse ka, di ba? So, palitan mo lang yan. Tapos, okay. Tapos, ayun. Ayan, ganyan lang ang pagpalit, no? So, kung inyong mapapansin, yung PC mismo na to, kung inyong mapapansin, CMD. Ayan, kung inyong mapapansin, pag nag-CMD tayo dito, ipconfig/all. Ayan, kung inyo mapapansin, di ba? Ayan, kapitbahay.local. Ibig sabihin, ang nagbibigay sa kanya ng DHCP server is yung Windows Server 2012 natin. Ayan, ito yung pinaka-IP ng Windows Server 2012 natin. Yan yung DNS niya. Ayan, kung inyo mapapansin, ito yung ating Windows Server. Ito yung IP niya. Details. Ayan, 0.2. So, automatic, yung PC na to, doon na siya kumukuha. Ayan. So, wala na tayong problema. Wala ka nang ibang gagalawin. Yun lang. Kasi, kung familiar ka naman sa network, mga kapitbahay, hindi ka mahihirapan kasi familiar ka naman sa protocol. So, easy lang sa'yo to. Diyan sa mga IT din na katulad natin. Ano? So, ayan. Ganyan lang mga kapitbahay, no? Ganyan lang ang pag-implement ng PFSense para gumana yung PF blocker NG mo dito sa Windows Server 2012 mo na nakasetup ang DHCP server and DNS server. Yun, disable mo lang muna dun sa PFSense and then i-configure mo yung DNS server mo rito para doon sa mismo magre-redirect. So make sure mo na gumagana yung DHCP server mo at saka DNS server sa Windows. Alright, so ayun, so i-testing natin. So, magbo-browse tayo. Ayan. Ayan. Google. Gumagana. May internet, diba? Pero, gusto ko mag-YouTube. Eh, yung YouTube dito naka-block. Ayan. Alright. So, yung Facebook naka-block. Yun. Tapos, kunyari, Google. Tapos, porn.
Ayan, yan yung mga porn. So, alright, so ikot-ikot. So, ibig sabihin naka-block. So, ibig sabihin gumagana. So, isa pa, magpiping tayo. So, makikita natin kung saan yan nire-redirect. Aha. Ping. YouTube. YouTube.com. So, ayan, kung inyo mapapansin, diba? Ayan, oh. Dinediretso na doon sa virtual DNS ng ating PF Blocker NG. Ayan. Dinediretso niya rito. Ayan. Oh, diba? So, ibig sabihin, gumagana. Tumatagos siya doon sa Windows Server 2012 natin. Ayan. So, hindi kayo mahihirapan, mga kapitbahay, kasi yung Windows Server 2012, ang importante lang naman kasi dyan, DHCP server at saka DNS, kasi sa domain controller, automatic authentication lang naman yon. So, unless na lang kung nag-setup ka pa ng ibang features, so, wala magiging problema, kaya napakadali lang. Palitan mo lang yung forwarder doon sa DNS server mo. Kaya, automatic last route, yung IP ng pfSense firewall mo. So, pinakalas niya is yung virtual IP ng pfBlocker NG mo. Kaya, mabablock lahat ng mga sites na gusto mong i-block. Alright? So, hanggang dito lang, mga kapitbahay. Ano? So, sana nakatulong ako or sana nakapagbigay ako ng bagong knowledge na naman. Ano? So, ayun. Kaya, huwag nyo kalimutan i-click yung subscribe kung nakatulong ako sa inyo. And then, hit mo na rin yung notification bell para masaya, ano, kung nakatulong ako sa iyo. Alright? So, maraming salamat po. God bless us all and thank you so much for watching, mga kapitbahay. Okay? So, kita-kita na naman tayo sa susunod nating video. Alright? So, kung may mga katanungan kayo or may gusto kayong gawa natin na video, comment lang down po kayo sa YouTube ko. Tapos, gagawa natin ang video yan. Alright? So, abangan nyo po, mga kapitbahay, kasi Windows Server 2012 ko na to, hindi to naka-install dun sa old server ko, dito to naka-install sa gaming PC ko. Nag-create ako ng virtual machine dito. So, ang susunod yung video is kung paano nga ba i-turn yung gaming PC dun sa virtualization server para makapag-run ka ng mga server. Alright? So, thank you so much and bye for now. Bye-bye!